yung sinabi ko lang dyan as head of legislation to give them an information na yun ang nangyari talaga. No? In aid of legislation, tapos manira ka ng reputasyon ng tao na wala ka naman pala personal knowledge. Sabihin mo doon, anong in aid of legislation na makukuha doon ng Congress? In aid of persecution ang ginagawa mo dahil sinira mo yung puri ng isang tao na wala ka naman pala personal knowledge. Ito, madagdag ko lang, with the permission of Senator Bongo, 2:34 ng oras doon sa Quadcom hearing, sinabi mo, a third hearing, Senator De La Rosa and Senator Bongo called him to clear David Navarro of Clarín, Misamis Occidental, who was then included in the drug list. Mayor Navarro was funding the reward system through STL. Mapapanood ninyo ang paghaharap ni na Senador Bato at Bongo kay Police Colonel Jovi Espinido tungkol sa testimonya ng huli sa Quadcom. Kitang-kita na nais ng dalawa na linisin ang pangalan nila sa pagdinig na kanilang ipinatawag. Subalit, pinanindigan ni Espinido ang kanyang sinumpaang salaysay sa Quadcom. Dalawa kami, tatawag sa'yo na i-clear namin yung si Navarro. Tumawag siya, tapos ako tumawag rin ako sa'yo na i-clear si Navarro. Please enlighten us. Bakit dalawa kagad kami nilamp mo na tumawag para i-clear si Navarro? Ang hirap intindihin. Bakit nagsabay pa kami tumawag? Hindi na magsabay, Sir Your Honor, Mr. Chair. Sa totoo lang, tumawag ka sa akin. No, una si Sir Bong, nagsabi na huwag mo nang galawin si Mayor Navarro kasi wala na siya, wala, cleared na siya. Pagkatapos, nagsasabi naman akong totoo, Your Honor, Mr. Chair. At saka pangalawa, ikaw na. Hindi ko sinasabi na nagsinungaling ka. Ang motive lang tinatanong ko. Hindi ko sinasabi na nagsinungaling ka. I may not remember that instance na tumawag ako sa'yo. Kung ikaw, vividly remembered mo, ako, hindi ko ma-remember. Pero, nagtataka lang ako kasi kung cleared si General, si Navarro, sinabi ni Bongo, sinabi ko, tanungin lang kita sa next hearing pag andyan na si Kerwin Espinosa at si kasi Ronnie Dayan. Thank you, Senator Bongo, for allowing me to interject. Salamat, Senator Bato. Senator Go, are you about to wind up? You have 1 minute to go. Okay, perjurious kasi yung sinabi niya sa affidavit. You are claiming a fact, but you admitted you have no personal knowledge. Eh, wala namang nakalagay dito na hearsay, meaning you lied in your affidavit, Colonel Espinido. So last, may nagpapirma ba sa inyo na isama yung pangalan ko since wala ka namang personal knowledge sa akin? That's why ang personal knowledge sa Your Honor, yung tanungin ako, nagsabi ako na wala akong personal knowledge sa inyo about sa, for that matter, no, na masabi natin na napag-usapan. True lang kay Mayor, Alit Mayor Navarro. May nagsabi sa iyo na isingit yung pangalan ko kung since wala ka namang personal knowledge. Wala. Bakit naman, nasingit? Wala naman siguro. Sigurado ka? You're under oath. Kasi sa affidavit, although marami-rami yon ang paragraph. Meron bang nagpahabol sa iyo na isingit yung pangalan ko? Yes or no lang naman? Wala naman, Your Honor, Mr. Chairman. Sigurado ka? Yes. Yun talaga ang ginawa mo na affidavit? Original affidavit? Yun naman ang original sa akin na Your Honor, Mr. Chair, yung ginawa ko. Kasi nagpunta ko doon para pag-testify, nagawa na ako ng affidavit ko. Pero wala kang personal knowledge naman tungkol sa akin. I attest to that, Your Honor, kasi number one, kilala kita. Pagkatapos sa tanong naman doon sa Quadcom, sinabi ko din na I have no personal knowledge about sa sinabi na ni Late Mayor Navarro. Bakit mo sinama yung pangalan ko sa affidavit? I'm just only relating for the message that the word came from Mayor na pinupunta ko dito. Pagkatapos, stated man doon na, Your Honor, Mr. Chair, bakit nasali, no? Nag-explain siya na pinupunta ko ni Sir Bong para maklear ang pangalan ko. In fact, mayroon nga, ako ngayon, ang
dala ko ngayon yung sa lasto. Lasto ba? Basta ganun sa illegal gambling ang hinawakan niya. Siya ang nag... kasi na pag-usapan yun, Your Honor, Mr. Sir. Kasi ako lang ang hipi ng Miss Oak na hindi tumatanggap ng yung sa gambling, no, yung may monthly na ibinigay. So nagtanong siya bakit ako hindi ako magtanggap. Alam mo naman yun ang binigay ngayon. Hindi ko lang ano yun na nalasto. Basta parang inano na ngayon, Your Honor, Mr. Chair. So yun ang pag-usapan na ang pakay niya, di na ma-inform ako na pinaintulutan naman, legal naman yung sa gambling na ibinigay sa mga polis. Turo sa inyo sa ang sabi ni Sir Bongo. So, yun lang ang, parang nag-relate lang ako sa napakinggan ko siya at the time na nagawa ko ng affidavit. I mean, ulit kayo. So, Mr. Chair, kapag andyan kasi sila, Mr. Chair, hindi aalis si President Duterte. Kaya kasi sila palagi tinuturo. Nandito sila, nandito. Kaya hindi na natin ibitahin to sila ulit para mabilis umalis si President Duterte. Thank you, Mr. Chair. Actually, si General Kakuy naman, you're the listed ni Senator Bongo eh. Pero Senator Bongo is now recognized. Yes, please. Salamat, Mr. Chair. Nabanggit, natanong na rin po ninyo kanina kay Colonel Espinido, no? May few questions lang po. You prepared an affidavit, no? And submitted it to the Quadcom. Ikaw ba mismo ang nag-prepare nito? Ang nag-drop, Your Honor, Mr. Chair, ako. Tapos pinapaprint ko na lang sa pro bono na bugad na counsel ko, si Attorney Fernandez. At nabanggit mo sa affidavit mo na ang Pogo money po ang ginagamit sa war on drugs. Tama ba ito? According to late Mayor Navarro, Your Honor, Mr. Chair, but personal knowledge I have. So hearsay po ito? Hearsay? Yes, Mr. Chair. Kailan at hindi pa uso yung Pogo nung panahon yun? Di pa nga natin alam yun eh. Hindi natin narinig. At kailan at anong taon ito nangyari, Colonel Espinido? For me, Your Honor, Mr. Chair, I've heard that Pogo, 2007 pa siguro nga may illegal gambling na. No? Pero sa what I've said, mention ni late Mayor Navarro, right after na kung matandaan mo, Mr. Chair, Your Honor, na nagtawag ka na cleared na si Navarro kasi nagpunta siya sa inyo na parang nagsasabi siya na hinanap ko siya, target ko siya, when in fact ako ang chief of police at the time sa Ozamis, wala akong pakialam sa Clarin. So, focus ako sa Ozamis. But then, dumating din yung punto na parang nagpakialam ako sa ibang lugar na hindi naman totoo. So, ang pagpunta niya doon sa office ko, kausapin ako na inutosan mo raw na para maklear talaga siya, hindi na siya matakot sa akin. Na since naiisa din, Your Honor, Mr. Chair, na tawagan ko naman lang, sabihan ko naman lang siya na ikaw kasali ito, or tinakot ba. So mag-clear siya para magkausap kami na welcome man siya magpunta sa Ozamis. Wala man siyang problema din. So yun ang pag-usap namin at the time. So base sa matagal na yun, ano, base yes. Sa assessment mo, okay na siya, cleared na siya. Yun ang nag-usap kayo. Hindi ko rin alam, Your Honor, Mr. Chair, kasi wala man akong list na paano din i-cleared siya kung sakali nasali din siya. So ang katanungan natin dito is sa recollection mo, sa maalala mo, no. Yung sinabi mo tinawagan kita to clear dito kay Mayor Navarro. Hindi ko na nga maalala, mga leader din natin yun doon sa Mindanao. Ang tanong ko lang naman sa iyo, Spini, bakit kailangan siyang magpa-clear sa iyo nung panahong 'yon? Yun din ang naano ko, Your Honor, Mr. Chair, kasama ko nga yung mga, yung deputy ko, na bakit magpunta siya para sabihin, hindi siya, para hindi siya matakot sa akin, kasi ang pag-alam niya, isali ko siya sa list daw, yun ang
intindi ko na magpunta siya. Kaya pinapunta siya from your end na hindi ako kuan, hindi ako kasali sa watch list. Kaya nga, recommended ako ni sa iyo, sa inyo, sir, na tumawag si Senator si Sir Bongo sa inyo para to prove na ako wala akong kasali sa list. So, ibig sabihin, kiniklear niya yung sarili niya sa iyo at wala siyang dapat ikatakot. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Anyway, yung nakalagay kasi doon sa affidavit mo, no, nung mga nakaraan na nabanggit po yung pangalan ko, na-mention mo eh. Yes, may nagtanong sa iyo doon. Kaya gusto ko lang po i-klaro, narinig mo naman po kanina, wala naman tayong participasyon dyan sa war on drugs. Sa pagkaalam mo at gusto ko lang pong tanungin ka muli dito harap-harapan, meron ba akong direct or indirect participation dito sa sinasabi mo? Nung mag-asalita ako sa Quad Committee, Your Honor, Mr. Chair, sinabi ko na yon na personal knowledge wala ako. Yun lang ang statement doon sa affidavit, na ganun lang ang narinig ko. But personal knowledge to you kung ano ang sitwasyon na ikaw sa about, for that matter, sa Squadcom na pinag-usapan, wala akong personal knowledge sa inyo, Mr. Chair, Your Honor. Yun lang. Gusto ko lang maklaro. So purely hearsay yung sinasabi mo. Sa narinig mo lang. Yes, Mr. Chair, Your Honor. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, at mag-share ng video. Hanggang sa muli.